Magandang araw sa inyong lahat mga ka-teach mula Luzon, Visayas at Mindanao at saka sa lahat ng mga kasama nating mag-explore. Mas maganda na ang panahon ngayon dahil malapit na ang Holy Week at tag-init na mga ka-teach. Ang content na ito tungkol ito sa mga leer na mga sign na makukuha ninyo sa ilalim at kung saan malapit na kayo sa deposito. Ayan yung mga illustration na ginawa ko. Ngayon, kung gusto mong madagdagan ang iyong kalaman at mga pamamaraan about treasure hunting, mga teach, Japanese treasure hunting, sundan mo ang sasabihin ko. Tiyak mayroon at mayroon ka talagang makukuhang idea at madagdagan ang iyong kalaman. Pinamagatan ko pala itong Japanese treasure top 10 soil layer sign near deposit. Ngayon, nandito na tayo sa pinaka top 1. Ang pinaka 10 to 2 pala nito mga ka-teach, simula 10 hanggang 2 nakapost na sa YouTube channel ko. At bago natin ituloy ang lahat, huwag makalimot mag-subscribe dito sa YouTube channel kong Code Reader MMS. Nang sa ganon, updated ka sa mga bago kong lecture mga ka-teach, mga simpleng lecture lang, saka madagdagan talaga ang inyong mga kaalaman about treasure hunting. Ganon din dito sa Facebook page kong Code Reader Official. Mag-like and follow lang dito mga ka-teach. Sa mga gustong magpabasa ng mga science area ninyo, madam at saka sir, ito ang pinaka-mechanic. 1, 2, 3, 4, 5. Pakibasa lang yan. Nang sa ganon, masundan ninyo ano ang gagawin para magpabasa ng mga science area ninyo. At dapat klaro at legit ang mga sign na ipapasa mo sa akin. Ayan. At bago natin ituloy ang lahat, mag-intro muna tayo mga ka-teach. Let's do this! Okay, ito na sir, ito na mga madam, ito na mga ka-teach, umpisahan na natin, ganito yan. Bakit ko tong nilagay ang red soil sa pinaka top 1 sa top 10 list natin near deposit? Dahil base ito sa mga area na napuntahan ko mga ka-teach from Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon, mayroon talaga at marami ng grupo na nakakuha sa ganitong klaseng layer bago ang deposito mga ka-teach. Sa madaling salita, natamaan muna nila ang red soil layer bago nila nakuha ang deposito. At nandito ang example natin, ganito yan. Una, ito yung unang example natin. Top soil, ito yung layer niya sa taas. Sinundan siya ng subsoil. Ito naman yung red soil na matigas. Ang pagkatigas nito mga ka-teach, para siyang bricks. Pero hindi naman masyadong sobrang tigas. Matigas lang siya, halatang sinalansan at saka yung kapal nito, pag mga malakihang deposito mga ka-teach, aabot talaga ito ng 12 feet. Makapal yan mga ka-teach, yung pula na yan. At may lapad yan na hindi bababa ng 4 meters. Ayan, espirado. Kaya kung sakaling maka-encounter kayo sa ganitong layer mga ka-teach, kailangan kunin talaga ang lahat ng red na yan. Yan ang pinaka-discarte sa ganitong style na pagbaon nila. Ngayon, madalas matatamaan ito sa pagganitong malakihan talaga. Hindi bababa ito ng 45 to 60 feet bago lalabas ang ganitong layer pag mga malakihan. Tapos pagdating sa ilalim, susundan siya ng yellow. Tapos may mga bato-bato yan mga ka-teach. Pero halatang tinambak. Parang binalik na lupa galing sa taas. Pero nasa ilalim na yan ng pinaka-red layer. Pagdating mo sa ilalim ng yellow, makakatama kayo ng concrete cement layer. Matigas na yan mga ka-teach. Pag mapapansin ninyo na ang lawak ng simento na tinakip,
ay ganun din kalawak dito sa red dahil tinanggal nga ang buong red. Palagay lang natin 4 meters by 4 meters, maluwag-luwag yan. Ganun din kalawak ang pinaka islab niya mga katiits or pinakatakip. Gamitan nyo na ng metal detector dahil hindi na magkalayo ang target niyan. Naka islab deposit yan mga katiits. Sa madaling salita, siniksik yan sa mga kanto-kanto or binanig ang mga deposito niyan mga katiits sa ganitong style ng pagkabaon. So madi-total, hindi itong klase na mga mababaw na deposito mga katiits. Mga malalim talaga to, aabot to ng 90, mga ganun. Pero ganun pa man, kung malaki ang pinansin ninyo at makatama kayo ng ganitong layer, ay sa pool talaga ninyo yan. Lalo na't gawa siya ng bricks or gawa ng alam mo yung mga silyase, mga paso, mga kulon na matigas nga pero pag makuha mo na yung pinakagilid niya, magsilsil ka, malakihan yung hibla or malakihan ang makakukuha na tipak sa pagsilsil. Ganyan ang style niya mga katiits, halata doon sinalansan. Ito yung example natin na una. At dito naman tayo sa pangalawang example. Halos ganito, ganun din ang plastado nung nauna mga katiits sa pinakapangalawa. Pero ang kaibahan lang niya, itong pinakailalim. Dahil pwede siyang maging cave mga katiits kung saan nandyan din ang deposito. Dahil yung number 1, naka-slab deposit siya. Kung mapapansin niyo, nasa mismong flooring siya. Sinilansan or binanig. Pero kung dito tayo sa example ng number 2, halos magkapareho din ang layer niya. Ganun din mga katiits, ang kaibahan lang itong pinaka-ilalim. Kung saan ang pinaka concrete cement layer niya, walang laman, pero magtatakan lang kayo pag nabutas ninyo yan, may cave sa ilalim at nandyan din yung pinaka-deposito. Sa madaling salita mga katiits, halos magkapareho lang ang 1 na to. Pero ang deposito na lang, or ang paglagay ng deposito, may kaibahan. Uulitin ko, ito slab type deposit at ito naman ay cave type deposit, naka-cave siya or chamber. May napansin na akong area nito mga katiits at napuntahan ko by actual dito sa Luzon kung saan nakuha na nila mga katiits. At nandito yung pangatlong example ko mga katiits. Ngayon, ibang klase ito mga katiits, hindi ito katulad ng 1 at saka yung number 2 na kung saan malaliman. Ito, malalim na ang 32 feet sa ganitong plastada mga katiits. Una, topsoil. Sunod, black layer, yung mga uling, mga ganun, mga sinunog, or galvanized layer, mga batong sinunog, galvanized, nilagay dyan. Pangalawa, subsoil na kulay brown, layer din yan. Pangatlo, yellow-orange na mix siya, na hinalo, down pa rin yan mga katiits. Ito yung panglima, pinaka-red layer na niya. Pero itong red layer niya mga katiits, medyo manipis lang ito, nasa mga 3 feet lang ito to 4.5 feet. Hindi tulad dito na makapal. Ngayon, kung maka-encounter kayo ng ganito, birahin nyo na pa ilalim mga katiits. Dahil, ang kasunod nyan, yung pinaka-cement layer na yan, hilaw na pagka-cement yan, hindi matigas pag mga ganitong plastada. At saka, kasunod sa ilalim nyan, ayun na yung pinaka-deposit box mga katiits. Mayroon na at mayroon nakakuha nyan. Tandaan nyo palagi, ito lang ang pinatigas sa lahat. Ayan, para siyang style na ganito mga katiits. Ganyan, ganyan, ganyan. Pero hindi masyado pula to, ito lang ang pula. Ganyan, pinatigas siya. Pag sinilsil, buo-buo ang makukuha sa ilalim. Lalo na at makuha mo yung pinaka-gatla niya. Malalakihan ang tipak niyan pag nakuha mo yan mga katiits, yung pinakagatla niya at nakapalalim ka na sa ibang isang side. Ngayon, kung may encounter ninyo yan sa ganitong plastada at nag-cement na silalim na kulay gray. Pero hilaw na pagka-cemento yan mga katiits, medyo malambot yan. Diretsuhin nyo na dahil nandyan na yung deposito sa ilalim.
At ang lawak nito makatid, hindi rin to sobrang lawak. Nasa mga 2 meters lang iskwirado to pag mga ganitong pagkalihir niya. At yung lalim nito, madalas nasa mga 24, ayan, 18, meron nga nakakuha 18 feet lang eh. At saka mayroon pa nga yung isa sa, di ko na lang banggitin kung saan lugar yun eh, 12 feet ka lang eh, ganitong plastada. Basta mapapansin nyo lang mga katiits, lahat ng red leer na yan ay flat ang pagkalagay. Ulitin ko, balikan natin to. Halimbawa ito, flat pantay talaga yan mga katiits. At ito, pantay talaga na sinalansan. Ngayon, ang kulay niyan mga katiits, ganitong pagkakulay niyan. At yung hibla niya, pag nabiak siya, parang ganito siya. Dahil style siya paso or parang bricks. Ayan. Ngayon, maraming nagsasabi na pag ang red ay danger, itong klaseng pagka-red nila mga katiits or itong klaseng pagka-red niya, ito yung red na ginamit ng mga Japanese Imperial Army sa flag nila noong World War II. Ganyan ang tunay na kulay niyan mga katiits. Ganyan. Ayan. Hindi siya yung red na matingkad dahil yun ang trap sign or trap signal. Pero pag ganitong pagka-red niya mga katiits, kung sakaling maka-encounter kayo ng ganitong pagka-red or ganito na talagang nilagay sa ilalim na sinalansan na may lawak na kahit 2 meters or 3 meters, pwede na yan, na flat talaga, diretsuhin nyo na mga katiits. Kung malakihan man ang target ninyo tulad nito, diretsuhin nyo pa rin yan mga katiits dahil positive ang sight na yan. Pero ulitin ko ulit, flat ang pagkalagay niyan mga katiits. Pantay ba tulad nito? Yan. Hindi yung pa-slant, hindi. Nakapantay lang talaga ang red na yan mga katiits na may tamang sukat din at may tamang kapal din ang sukat niya. Ayan. At ganito ang kulay niya. Ulitin ko, ganyan talaga mga katiits na pagka-red. Dahil ang flag nila noon, yan ang ginamit nilang kulay na bilang pinakapalatandaan kung saan sa pagbaon ng mga tinatago nilang kayamanan. Ayan mga katiits. Okay, sana sa pagtatapos dito sa pinaka top 10 list natin mga katiits sa soil year sign, year deposit. Kung hindi pa ninyong napanood yung pinaka simula to hanggang 10, nakapost na yan sa YouTube channel ko mga katiits. Ulitin ko ulit, maraming salamat sa inyong lahat.